Hello. Magandang araw sa inyo lahat, mga co-technicians and friends. Maraming salamat doon sa ating electronics group, electronics technician groups, no? Sa pangunan ng ating master, Majajus Technic, and all the masters and vloggers. Magandang araw sa inyo lahat. Doon sa ating mga subscribers, marami pong salamat sa inyong pag-support. At doon sa mga new subscriber, maraming salamat sa inyo. Keep on watching lang at para mas lalo kayo matuto sa mga electronics tutorial natin and repairs. Ito nga pala ngayon, meron tayong gagawin. Yan siya. Isang UPS o uninterruptible power supply. So ang issue daw nito, guys, ay wala siyang hindi siya gumagana sa backup. No? So mas mabuti siguro i-check natin. No? Ito yung kanyang AC cord. Plug natin. Yan. Plug in na. Wala siya, hindi na gumagana yung pindutan daw nito kasi converted na. Meron siyang power dyan. Ito. Power on. Kita ba? Ito. Ano natin? Ayun. Kumana naman yung relay at saka meron na siyang power indicator at saka meron na siyang charging light. Ngayon ang tanong, kapag walang power, dapat magta-transfer ito doon sa kanyang backup battery. Ngayon, ang meron lang daw nito ay yung output. Yung output nito kapag naka-plug in doon sa AC line natin. Ibig sabihin, useless to kapag nag-brown out. If the case na mag-brown out, useless. Kasi hindi siya nagta-transfer sa battery. So, subukan natin i-plug out. Plug natin. Ayun. Namatay siya. Tapos hindi na gumagana. So, siguro, mas maganda buksan natin para makita natin yung problema. No? Okay, check natin, guys. Sukatin natin yung output, kung ilan yung output nito. I-plug in natin maya, tapos sukatin natin yung output. Dito natin ipa-plug yan sa output ng UPS na to. Oo nga pala, medyo pasensya na kayo, maingay, no? May nagpupukpukan. Pinagagawa ko kasi yung likod bahay namin. So, kaya yan, may nagpupukpukan. Hindi may iwasan. Yan, i-plug in na natin. Tapos, ito, may kinabit na rin akong load. LED bulb. Ilaw yan kapag sinaksak natin. Then, sukatin natin kung ilan yung voltage output ng kwento. Abangan ko na ito. Tapos, saksak natin. Ayun. Gumagana ang kanyang AC mode, no? Kapag naka-plug in. Tapos, yung voltage niya is 225.
So, okay yung kanyang output. Kita niyo naman umilaw. Ngayon, susubukan naman natin i-unplug. Check natin kung gagana yung kanyang backup battery. No, normal naman yung mga charging light niya. Ayun, namatay. So, ibig sabihin, hindi siya nag-transfer sa battery na yung backup natin. So, ang issue nga ay hindi gumagana yung battery niya. Sige, check natin. On. Yan. Meron tayong ilaw. Gumana yung output. Yan, namatay. So, hindi siya nag-transfer sa backup battery. Unplug natin. Okay ang power. Tsaka charging light. Okay naman. Tapos sumilaw yung ating valve. So, magiging useless to, no? Parang nangyari. Parang extension cord lang ito ang nangyari. Walang nangyayaring transfer ng battery. Tapos, ang output niya, yan, no? Okay, yan. 220. Okay. Ngayon, in-unplug ko. So, nawala yung output. Dapat, battery operated siya. Okay, yan ang ating alamin, guys. Samahan nyo ako paano i-troubleshoot to. At I hope na sana madali lang para hindi na tayo mahirapan. Sige, buksan natin. Ito ay DIY na nung nangyari. Nagpalit na daw siya ng battery. So, dalawang battery na bago. Common lang kasi yun eh. Sa mga itong UPS, common yun kapag sira na yung battery. Hindi talaga magta-transfer yan sa backup battery. Sira nga eh, di ba? So, dahil suspected niya yung battery, galtan niya. Ngayon, nung napaltan niya, ayaw pa din. Ayaw pa rin gumana. Napapansin nyo kanina yung relay. Kapag ka naka-set na siya sa backup battery, lumalagitik lang, lumalagitik. Pero wala siyang output. Yan ang ating i-check kung ano yung problema nito. Sana madali lang. Yan. Bukas na. Ito yung MOSFET niya. Pero bago tayo gumalaw niya, standard procedure natin sa inyong mga beginners ay i-disconnect muna ang battery. Kasi baka biglang may mahawaan ka dyan.
Oh, kuryente ka. 220 din ang output nito. And dahil tanggal na yung battery, so, nagbibisual check muna tayo. Ito yung top board niya, yung main board. Okay naman. Yung transformer niya. Ito yung mga voltage selector niya. Oh. Kung ang input mo ay mababa, automatic nag-a-adjust to. Sa pamagitan ng mga relay. Itong mga relay dito, siya yung naglilipat-lipat kung anong winding ang gagamitin niya para makuha niya yung required na input. No? So, yung mga uso na ngayon, yung ano, yung merong rotor. No? Kapag bumaba input, automatic siya umiikot. No? Rotor type siya. Ito, ito yung mga sinaunang model na gumamit ng mga relay na ang purpose ng relay, siya yung mag-switch kung anong input sa primary ang kanyang gagamitin ayon doon sa requirements mo, kasi minsan hindi may iwasan yung input source from power corporation ay mababa. So, siya yung nag-a-adjust. Tapos, itong battery naman, guys. Ito yung magta-transfer. If in case na wala na yung input mo na power line, halimbawa, nagkaroon ng interruption, nag-fluctuate, siya automatic siya magta-transfer para ma-prevent yung power loss. Kaya nga UPS siya, di ba? Uninterruptible. Yun ang purpose niya, para hindi mawala yung supply mo. But in this case, ayaw gumana ng backup battery. So, ang gagawin natin, sukatan natin kung may output yung battery. Sukatan natin. Okay. Check natin kung merong 12. Okay, meron tayong 12 doon sa isang battery. Sa kabila, meron din dapat 12. Okay, kung isi-series natin siya, dapat magiging 25. 24. Okay. Ayan, oh. Meron siyang 25. Ayan, oh. So, good yung battery. Ang tanong, bakit hindi nagta-transfer sa backup? Ngayon, natanggalin muna natin siya. Check natin yung board. Ayan. Check natin yung kabilang board. Kasi dito sa ibabaw, wala naman tayo nakita ng mga loose contact eh.
visual check muna tayo. Importante yung visual, visual inspection. Tanggal na. Ngayon. Ang ating check. Bakit ayaw gumana nitong ano? Itong battery natin kapag naka-unplug na siya o ayaw mag-transfer dito sa ating backup. Kasi pagka gumagana to, dapat ito yung ating inverter type na to, ng ating MOSFET. Ito yung magbabalik ng 220 from 12 volts, dadaan dito, babalik na dito sa secondary, at yung secondary babati niya papunta sa primary, at yung primary naman ito, siya naman ang magbibigay ng 220 volts. Ngayon, kapag naka-power supply naman siya, power source, baliktad naman. Gagana yung primary, primary, tapos charging naman siya. Kanina nakita niya may charging. Ibig sabihin, may nagcha-charge. May charge indicator siya. Light. So, ito mga relays na to, malimit to eh. Sira. Pansin nyo. May nakita ako dyan. Ayan o. Yan ang sinasabi natin eh. Pansin nyo dun sa isang relay. Meron siyang sunog. Ayan. Patanggalin ko muna tapos i-check natin. Kasi ang trabaho nitong relay na ito, no, yan, ito yung magta-transfer. Tulad yung sinasabi ko ngayon na kung anong input ang gagamitin niya rito. Kasi minsan buwababa yung input mo, siya yung mag-a-adjust, no, magpapangsin yung relay. Tapos itong relay na ito, ito naman para sa inverting, pabaliktad naman, no, galing sa battery, siya naman magta-transfer papunta sa 220 backup. So yung isang relay may problema, so tatanggalin ko yun, tapos gawin natin ng paraan kung ano pwedeng gawin natin doon. Okay, pause ko muna. Ito na siya, ito na yung relay natin, 12 volts, 24 volts. Sunog eh. Kutkutin ko lang. Yan, dahil kutkut ko na, so hindi na siya pwede talaga. Ang gawin natin, meron ako dito na 12 volts. Ayan o, 12 volts. Itong isa 24. So ito, kakabit natin 12 volts. Gawin lang natin siya ng tricks kung paano natin mapagana yung 12 volts. Ang input nito dito sa supply niya ay 24. So gawin natin ng tricks para mapagana natin to as a 12 volts. Yan, kakabit ko lang tapos pakita ko sa inyo yung kung ano yung tricks na gagawin ko. Okay guys, dahil wala tayong available na relay na 24, gamitan natin ng 12 volts.
do. Tipak natin dyan, 12 volts yan guys. Ano ba yan? 12 volts. Tipak natin yan dyan. Pasalpak na. Ano siya? Ito yung contacts niya. Ito, tsaka to. Contacts niya. Ito, tsaka to. Normally closed, normally open. Tapos ito yung supply. Supply niya na 24. Ngayon, para mapagana natin yan as 12 volts, maglalagay tayo ng resistor dito. Resistor. Lagyan niyo natin ng ano. Pwede yan 560 ohms or 470 ohms. Ang available ko rito ay 470. 470 ilalagay natin dito. Huh? Okay guys. Ika-cut ko ito. Ika-cut ko itong line ng transistor na ito. Kasi ito yung magsiswitch eh, papunta sa ground. Magsiswitch siya papunta sa ground. Dalagyan ko dyan ng, ika-cut ko ito, dalagyan ko dyan ng resistor dito. Para makapag-produce siya ng 12 volts. Okay guys, i-gawin ko muna tapos pakita ko sa inyo. Okay guys, ito na. Ayan, ito yung ating ginawa. So, yung resistor na yan, ang value niyan ay 470. Check natin kung 470. Ayan. Ano ba? Yun. Check natin ang resistance nito. Ito ay 471. Okay. So, ang value nating resistor na nilagay ko dyan ay 470. Tapos kung kukunin mo ang total resistance niya, simula dito sa coil at sa isasama natin yung resistor niya ay meron tayong 0.9 ay 901 ohms. Yung original, yung mga relay dito na tulad nito, ito, itong relay na ito. Ito, tsaka ito. Ang resistance niya is 1.6. So, medyo lumapit na ako ng konti. So, I'm sure na lalabas na yung 12 volts dyan. Mamaya, kakabit ko muna tapos subukan natin, no? Kung gagana yung relay na yun. Okay. Suppose ko muna. Tapos i-assemble ko. Tapos testing natin. Yun. Assemble na natin. Yan na siya. Assemble na. Kabit na rin yung battery. I-test na lang natin. Tapos ito yung minotify natin. Ano minotify natin? Relay. Pakata natin ang voltahe yan kung 12 volts yung bumasok sa relay. Importante kasi makuha mo yung voltahe ng relay para hindi masira. Tapos, ang purpose nito, kaya malaki yan para ma-dissipate niya yung init. Sige, test natin. Ayan, plug in. Tapos, lagyan natin ng load.
load ng ating bulb. Adjust ko lang sandali. Ito yung ating bulb. Ayan. Lagyan na natin yung load. Ayan. Lagyan na. Tapos, i-on natin. Okay. So, yung ganyang status, nasa easy mode yan. Tapos, yung kanyang indicator, yan. Meron siyang charging light din. Tsaka normal power. Sukatan natin kung nag-charge. No? Nag-charge yung battery. Yan. Arrange natin. Auto-arrange. Natin natin kung ilang volts to. And 20. 26. Mataas yung voltahe niya. Tingnan natin. Hindi makita. Okay, yan. And 26.50, 53, 58, 57. So far so good, nag-charge siya, no? Nag-charge. Tapos yung output natin ay meron na. Sukatin natin output kung ilang volts. Ito. 200. Okay, meron tayong 210. 211 output. At kita nyo naman, meron tayong ilaw. Tapos, kanina, kapag ina-unplug ko to, dapat magsiswitch to sa battery. Subukan natin. Ayun, hindi na matay ilaw. No? Naka-unplug na to. So, gumagana na yung unit. Now, dito sa relay kanina, na minodify natin na yan. Yan. Yung relay na yan. Yan. Dapat meron tayong masukat na 12 volts dyan. No? 12 volts. Dito. Tsaka dito. May sukat tayong 12 volts. Ayan guys, so 11.23. So, nung dumaan na ng resistor, nag-load nyo siya ng 11.24. So far, so good na yan. Nung bago dumating ng resistor, dito sa main niya, meron siyang 23 volts. Okay. So, yan yung tricks na ginawa natin. I-reduce natin. Gumamit tayo ng 12 volts relay. Gamit lang yung resistor na yun na 470 ohms. Okay. So, observe natin kung okay ang magiging result ng ating modification. No? From ito yung relay na sira, pinalta natin ng 12 volts. Minodify lang natin para yung input na 12 volts ay maging 12 volts. Pwede naman yun guys, no? Kung wala kayong 24, pwede naman yung 12 volts. Okay? So, hawakan natin dito. Yan, normal naman. Hindi naman nainit. Yan. So far, so good. Ngayon, kung papatayin natin, off, power off natin, and the switch.
Yan, off na. Naka-unplug tayo. Na-unplug. I-on natin ulit. Ayun, meron siya. Okay. Tapos i-plug natin. Ayan. Dapat mawala yung buzzer. Mahuhulugan yan, pag wala na yung buzzer, nasa easy mode ka na. So, gumagana na yung UPS niya, yung uninterruptible power supply. Halimbawa, nag-brown out, kinunplug natin to. Pansin nyo, hindi man lang nag-fluctuate yung ating output. Okay guys, hanggang dito na lamang muna at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana may matutunan kayo regarding paano mag-repair ng UPS. At additional knowledge para sa kapakinabangan ng lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. And have a nice day. Bye-bye.